Isang magandang umaga po mga boss. So ngayon po ay araw ng Miyerkules. So magbibigay na po tayo ng tips at giya para po sa araw ng Miyerkules, you know. So may naihandang 7 races sa Metro Turf para po sa ating mga bayang karerista. At ang starting time po nito mamaya araw ng Miyerkules ay alas 5, sa ganap na alas 5 po ng hapon mga boss. So bago natin umpisan yung lahat, sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, Best Time TV mga boss, sana mag-subscribe na po kayo. Please visit po sa YouTube at pakisearch po yung Best Time TV para madali po kayo mapag-subscribe mga boss. Punta po kayo sa inyong YouTube application at search nyo po yung Best Time TV. So wag na po natin papatagalin pa. Umpisa na po natin dito po sa race number 1. 3-year-old on a median race, 1400 meters. Winner take all event itong race number 1. So dito sa race number 1, mayroon pong 6 na kalahok, sila Wildcat, Natural Beauty na imported horse, Just Me, Reigning in Manila, Heto Na, Cheers. So dito sa race number 1, tingin ko patok po itong Natural Beauty. Si Natural Beauty na imported horse mga boss, tumakbo po ito last September 8 sa Novatos, you know. Nakapagtala po siya ng 1.15.2. GB Hernandez po ang remainder noon, 54 kilograms. So ngayon, Arcita Born na po ang remainder. So imported horse plus international jockey po ito. Nag-abroad po ito si RC Tabor, you know? So tingin ko matibay na po ito Natural Beauty, tingin ko patok para po sa araw ng Miyerkules itong si imported horse na Natural Beauty. Nakapigil pa po ito nung nag-barrier, you know? Nakapigil pa po ito si Natural Beauty, kaya tingin ko patok. 1/4 din na po ito mga boss para po sa araw ng Miyerkules si Natural Beauty. So let's come to race number 2 na po tayo. Class 5 non-placer, 1200 meters, pick 6 event itong race number 2 mga boss. So dito sa race number 2, meron pong 5 kalahok, sila Olympic Lady, Double Track, Kindra, Lava Walker, Fall of Alibi. So dito wala po akong pipiliin mga boss, you know. All po ako dito sa race number 2. Para po sa akin, magulo po ito, kahit sino pwedeng manalo. Para po sa akin, all po ako dito sa race number 2. Bahala na po kayo mamili dyan mga boss, pero para po sa akin, all po ako race number 2. Anybody's race po yan, mahirap po yung race number 2. So let's come to race number 3 na po tayo, no? 16 to 21, 1200 meters, pick 5 event itong race number 3. Dito, meron pong 6 na kalok, sila Spirit of Might, Summerland, Bukawi Rivertown, Waray na Maida pa, Ify Factor, tsaka Jealous Magic. So 1200 meters po ito. Lahat po ng takbuhan dito sa araw po ng Miyerkules ay puro 1200 meters. So maiksang distansya. So dito first choice po natin si Bukawi Rivertown, na nasa grupong 21 po ito si Bukawi Rivertown, you know. Isang panalo, aakyat po siya ng grupong 22-27 at nasa grouping 26 plus 5 kung sakaling manalo po si Bukawi Rivertown. So kung magiging mananalo po siya, nasa grouping 26, medyo mabigat ang laban po ni Bukawi Rivertown doon mga boss. So para po sa akin, lamang si Bukawi Rivertown, pero mas maigi po na mag-protection po tayo dito mga boss, dahil baka lang mga boss, you know. So dito, second choice natin, Ify Factor. Now, si Ify Factor, kung sakaling manalo, plus 5, nasa grouping 16-21 pa rin po siya at 21. So pwedeng makadalawang panalo pa po si Ify Factor bago po siya umakyat ng panibagong grupo. Kaya dito, pwedeng plus factor pito kay Ify Factor itong
Nasa grupong 16 po siya ngayon, mga boss. Kaya si Kanchuis po natin ito. At maganda naman po yung tinatakbo nito. Last run, 1.13.8. Mark Alvarez pa ang rarenda. So, sana hindi po kayo mawalan niyang kay AP Factor. May third choice po tayo dito sa race number 3. Baka makalong shot po tayo. Summerlin. Si Summerlin, mga boss. Galing po ito sa grupong 22-27. So, nakababa po ito. Darimating kabayo. Si Summerlin naman, may maliit na chance na makachamba dahil kung sakaling magkaroon ng hagaran sa unahan between Bukawi Roberto na Matulin at saka si Ify Factor, tingin ko Summerlin ang makikinabang dito, mga boss. Diado pa ito at siya po yung stable sa last run, siya po yung stable, mga boss, itong si Summerlin. At saka isa pa itong si Summerlin, mga boss, RC Tabor po ang rarenda. Si RC Tabor may takbo po sa race number 1 na kung saan tingin ko patok po yung kanyang sakay dito, si Natural Beauty. At maganda po nito XD, mga boss. RC Tabor po ang RC Tabor, you know. Natural Beauty na numero 2 and XD niya si Summerlin Diado pa. So tingin ko maganda po yung ano nito din do sa extra double kung sakaling makachamba si Summerlin. Kaya dito sa race number 3, tatlo po tayo. Bukawa River Town, if you factor, tsaka itong si Summerlin. So let's come to race number 4 po tayo, you know, class 5, 1200 meters, peak 4 event itong race number 4. At dito meron pong limang kalahok sa race number 4, you know, sila Princess Mamba, Avenue Shopper, Ino Teresa Chair, Couple Entry, Primera Soldado, Chase the Gold, tsaka Ringabel. So dito, susulo ko na po ito, mga boss, itong si Primera Soldado. Tingin ko ang ganang laban po ni Primera Soldado dito. Nagagaanan po ako sa laban kay Primera Soldado, kaya susulo ko na po ito. Sana mabigyan po ito ng importansya ng connection. Tingin ko naman, mga boss, pag ito'y mabigyan ng importansya ng connection, tingin ko patok si Primera Soldado. Kung sakaling mabigyan ng magandang importansya ng connection, tingin ko patok. Tingin ko mahihirapan po silang talunin itong si Primera Soldado. Sana yung mabigyan ng importansya ng connection, mga boss. Good luck po sa race number 4. So let's come to race number 5 na po tayo, no? 11 to 15 split, 1200 meters, race number 5. Meron pong 6 na kalahok, sila Malibu Bell, Iris, Time Traveler, Advocacy, Guoste, Instant Message. So ito, base nga sa mga comments ng ating bayang karerista, napapansin po nila sa nagdaan past few months, sabi pa nga nila, yung basta pagdating sa race number 5, madalas daw nagkakaroon ng diaduan. So base naman po sa aking observation, totoo naman po. So may point po sila na pagdating po sa race number 5, talagang nagkakaroon po talaga ng dihado, mga boss. So, madalas po, malimit po natatalo po yung yamado. Kaya dito sa race number 5, I think kung sakaling mang bigyan ang importansya ng connection, itong si Advocacy na magaan ang laban, gumaan po yung laban ni Advocacy dito. Nakasunod lang po ito si Advocacy. Ang dami pong matutulin dito. Sila Malibu Bell, si Iris, kahit si Iris, mga boss, matulin din po ito. Time Traveler, matulin. Instant Message. So, itong si Guoste tsaka si Advocacy, tingin ko, sa alisan, nasa pang-apat at pang-limang pwestuhan itong dalawa na ito, mga boss. Nasa pang-lima tsaka pang-apat na pwestuhan ito, panigurado, mamaya. So, sila po yung, tingin ko, manunood sa hagaran sa una, kasi ang dami pong matutulin dito sa race number 5. Pero Advocacy po ako, so susuluhin ko po to si Advocacy. So sana'y mabigyan ng importansya ng koneksyon dahil ang gaan po ng laban ni Advocacy. Pag ito naman mabigyan ng importansya ng koneksyon, tingin ko malaki po yung chance, malaking malaki yung chance ni Advocacy. Kaya sulo po tayo ulit, race number 5, Advocacy. So let's come to race number 6 na po tayo, no? 11 to 15 split,
1200 meters, penultimate race, itong race number 6. So dito meron pong 6 na kalahok, sila Buayang Bato, San Moon Lake, Sumaging Cave, Success of Times, Antonio de la Muguez, Tanging Ikaw. So dito, dalawa po yung matulin dito, nakikita ko sila San Moon Lake, tsaka itong Success of Times. So possible po na magkaroon po ng lutsahan between Success of Times tsaka San Moon Lake. Kung uuna po si Success of Times, tingin ko susunod na rin si San Moon Lake. So paparimati po sila Buayang Bato tsaka si Antonio de la Muguez. So ito si Antonio de la Muguez, tingin ko nasa pang-apat o pang-limang pistuhan na rin po ito si Antonio de la Muguez. So dito, first choice po natin itong si San Moon Lake. So tingin ko gumana ang laban ni San Moon Lake dito sa race number 6. First choice po natin yan, huwag kayong mawawalan. Second choice natin, Buayang Bato. Buayang Bato is Buayang Bato. Dati nang magaling po yan, medyo nagkakaroon lang ng edad. Pero Buayang Bato pa rin po yan. At maganda po yung piso po nito, yung timbang, 51 kilograms. Gusto ko po yan yung timbang na yan ni Buayang Bato. Sana'y makachamba. Medyo diado pa po ito si Buayang Bato. May third choice po tayo. Malay natin makadiado po tayo, no? Si Antonio de la Muguez. Derimati po ito. Maganda po yung last run po nito, no? Maganda po yung last run. 1.15 pa. Punto 6. Dalawang kabayo na yung kalamangan sa nanalang si Tenacity. Kaya dito sa race number 6, mga boss, tatlo po tayo. San Moon Lake, Buayang Bato, Antonio de la Muguez. Mas maganda magtatlo po kayo dito sa race number 6. Mahirap po itong para sigurado po na puntos po kayo dito sa race number 6. Well, let's come to race number 7 na po tayo. 6-10 split, 1200 meters, para tingnan na po ito. So itong race number 6, meron pong 8 kalahok, no? Sila Real Equity, Golden Area, Jersey Crown, Safe in the West, Buena Belle, Pindant, Great Connection, Double Strike. So, litaw na litaw po yung kalamangan ni Real Equity dito sa race number 7. Wala pong matulin. Tingin ko siya na rin magdirikta ng unahan dito sa race number 7. Kung magpipilit po si Great Connection na mauna, pwedeng hayaan naman po ito ni Real Equity. So, tingin ko angat sa laban si Real Equity dito sa race number 7. Sana'y mabigyan na po ito ng importansya ng koneksyon, dahil nung nakaraan, tingin ko hindi nabigyan ng magandang baspas. Kaya sana dito, mga boss, sa race number 7, Real Equity, sana'y mabigyan po ng importansya ng koneksyon po ito. Tingin ko lamang. Kaya dito sa race number 7, solo ulit po tayo, Real Equity. So, yan po yung ating tips para po sa araw ng Miyerkules. So marami po tayong solo, mga boss, no? So, I think 4 po yung ating solo. Sana'y makalusot po yung ating solo para po sa araw ng Miyerkules. Sana'y makatulong aking diyan, mga boss. Maraming salamat po. At huwag kalimutan mag-subscribe ng ating YouTube channel, Best Time TV. Magandang umaga po sa inyong lahat.